magandang gabi, ito na naman tayo, si Boss Dada TV. Medyo nagtataka lang ako kasi parang medyo tahimik ang social media ngayon. In a sense na yung mga dating maiingay na mga vloggers ni BBM, wala sila ngayon. Yung mga putak ng putak, noong panahon ng kampanya hanggang sa matapos ng kampanya, parang wala sila ngayon. Hindi sila masyadong nararamdaman, ano? Nagsimula sila ng gulo, nagsimula sila ng apoy. Sinilaban nila yung Thinking Pinoy, nilabas nila yung Thinking Pinoy card nila. At nagtulong-tulong pa yung sinasabi na limang bayarang vloggers daw. Bayarang vloggers. Nagtulong-tulong pa sila para hugbugin si Thinking Pinoy, pero Diyos niyo, hindi yata parang nagkamali sila ng Binangga. Kasi after sunod-sunod na maglabas ng blind item or marites, si Thinking Pinoy, diba? Talaga naman, nawala ang ingay na itong mga vloggers na ito na, Diyos ko, kala mo, sila na may-ari ng Philippine political vlogging kung maaasta sila. At sapak nakakatawa, kinumpirma just recently ni Thinking Pinoy na ito daw limang vloggers na ito, kasama yung coach, yung taga Japan, yung nagpapakalat ng ginto at yung sino-sino pa, may pa-allowance daw. Wow! Napakalakas ng loob ng mga ito dati na tawagin ng mga vloggers na bayaran. Tawagin si Banat Bay na Gcash Bay. Tawagin kami na bayarang vloggers ni Isko. Pero kinumpirma mismo ng kanilang idol na kasamang vlogger na si Thinking Pinoy, kasama nila nung election sa pagpapakalat ng mga marites at pangangampanya para kay PBBM. Hindi na daw sila nakontento sa pa-allowance na lang. Diba? Hindi na daw sila nakontento sa pa-allowance na lang. Gusto pa daw ng posisyon. Medyo sabi ko, parang teka, bakit kung sino talaga yung mga panay ang puta at panay ang akusa na bayarang vloggers, yung mga kalaban nila, sila pala itong mga pa-allowance. Anong tawag pag pa-allowance kayo ng mga kandidato, ng mga personalities na ikinokontent ninyo? Diba ang ibig sabihin nun, bayaran kayo. Kala ko ba kami bayaran? Bakit po kang laglalaglagan kayo ngayon? Sa susunod, malamang sa malamang, kung magkano binabayad sa inyo, mga retainers at kung ano-ano pa, baka lumabas yan, kaya mag-ingat-ingat kayo. Isa siguro ito sa mga rason kung bakit nananahimik itong mga maiingay na mga fake news peddlers na ito. Ang tahimik nila ngayon, wala silang palag. Yung maharlika na nuknuka ng yabang, dahil nasa Amerika naman, na kung magsalita, akala mo alam niya lahat ng kaganapan dito sa Pilipinas, tila na bahagang buntot. Sa susunod, huwag kayong magsisimula ng away na hindi nyo kayang tapusin. Okay? Huwag kayong huwag nyong papaypayan yung maliit na apoy na pagka lumaki, tatawag kayo ng saklolo. Isko kay Thinking Pinoy pa lang, nilampaso na kayo, paano pa kaya kung si Banat Bay na tumira sa inyo? Diyos mio. Kaya, itakits tayo ulit, abang-abang tayo sa breakdown at meltdowns nila. Team Unity, pero mukhang ngayon sa kangkungan sila pinupulot. Pakaiingay nila. Kung gano'n sila ka-KSP noong panahon ng kampanya, ngayon na mukhang irrelevant na sila dahil hindi naman na sila pinapansin ng administrasyon, sila ngayon itong nag-aaway-aaway at sila ngayon itong gustong magpatayan dahil lamang sa posisyon sa gobyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang vlogging ko ay serbisyo publiko. Nag-iimpluensya po tayo. Yung pansarili po nating mga hangarin, dapat hindi natin yan
masyadong pinaprioritize. Ang priority po natin is mag-influensya in a nice way, in a good way sa mga tao na nanonood sa atin. Okay? So until next time, see you. Boss Dada TV. Subscribe na.